Hey guys, ngayon may ituturo naman ako sa inyo tutorial kung paano mag temporary unlock ng PLDT Home prepaid wifi. Ito yung mga RO51 white modem version 8 lang po. Yun. So kung meron kayong mga modem na katulad nito, pwede nating i-temporary unlock ito. Bakit temporary unlock? Kasi every time na mag-change tayo ng SIM, no, from PLDT to TM or Globe, i-unlock natin siya. So every time na binabalik natin yung PLDT SIM natin dito sa ating modem, bumabalik siya sa dati. So madali lang naman ang process nito. So kailangan mo lang ng TM o Globe SIM, PLDT Wi-Fi, tsaka cellphone. Hindi na natin kailangan ng PC. Pero ito, every time na mag-change tayo ng SIM, kailangan natin siya i-unlock. So madali lang, yung password is 123456 lang. First thing, bago tayo mag-start, paki-comment na lang, like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell button para updated kayo sa lahat ng aking videos na ginagawa. Yun po. And bago tayo mag-start po, credit ko lang po yung tutorial kay Mr. Cyrix Barbosa. Siya po yung nagturo ng tutorial na to. Yun. So first na gagawin natin is on muna natin yung modem. So pag on natin ito, wait lang po na natin, ha. So yun. So kung nakikita ninyo, meron na siyang internet access. Full bars yung signal niya. So yun. So try natin palitan yung SIM. Okay, off muna natin to. Yung SIM niya. Yung smartphone yung SIM niya. So meron tayo ditong TM. Yan. Ito yung ipapalit nating SIM. So yun. On natin ulit. Wait lang po natin yung signal niya. So nag-red na po siya. Yan. Bali wala po siyang signal, no. So ang kailangan lang natin gawin is mag-connect tayo sa Wi-Fi mismo. So connect tayo, gamit tayo ng Edge browser. So yun, login tayo natin, skip, okay. Then dapat natin palabas yung NIP settings para ma-unlock natin yung ating modem. And need din natin mag-upgrade ng ating configuration. So click na sa router, configuration management, click natin yung browse, hanapin natin yung file na dinownload ko. Bali itong file na to is i-upload ko na lang sa comment section or ipipaste ko na lang sa description. Ito yun. So click natin to, then click natin yung update para lumabas yung map settings. Pagkatapos na sundin mo lang, click update, mag okay ka lang, tapos bumalik ka sa internet. So kung makabalik ka na dito sa internet at makikita mo na yung
map settings, pwedeng-pwede na natin i-unlock yung ating modem. Itong akin hindi ko na i-update kasi naka-update na po ako kanina pa. So, pindutan natin map settings. Ilagay natin sa pin password ang ating password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, pindutin natin itong unlock para ma-unlock natin ang ating modem. Yan. Wait natin. Okay, so pin unlock successfully. Okay. Then, tignan natin sa dashboard. Ayun. So, hindi na siya invalid. Meron ng cellular network mode kung saan is globe. So, ngayon, wait na lang natin yung signal if lalabas siya. Pero, parang yung globe na to is parang expired na to. So, try natin, palitan muna natin ng SIM ng TM. So, ganun pa rin ang ating gagawin. Edge browser pa rin ating gagamitin. So, sign in muna tayo. O, skip. Okay. So, kasi na-update natin kanina. So, click na lang natin yung internet. Tapos, punta tayo sa map settings. Lagay natin yung password. So, ganun pa rin ang password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unlock natin. Click natin itong unlock. Wait natin hanggang sa ma-unlock siya. And yun. Okay. Balik tayo sa ating dashboard para makita natin kung okay na ba yung ating signal sa ating modem. And yun. Meron pong signal ang ating modem. Kahit TM po yung nakalagay. So yun lang. Every time na mag-change kayo ng SIM card sa ating PLDT Home Wi-Fi, yun lang ating gagawin. Diretso ka na sa MIP settings at lagay mo lang yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang naman yung password. So, yung pag-upgrade mo, isang beses lang yun. Kaya, every time na mag-change ka, password lang ilagay mo sa MIP settings. And yun, sana may natutunan kayo sa ating video. At kung meron kayong mga tanong, question, suggestion, i-comment nyo lang po sa ating comment section at sasagutin ko po yun lahat. Salamat po.